Hello guys, welcome to our vlog. Okay, hilangin. Oo. Tapos upward. Oo. Go. 1, 2, 3, go. Hello guys, welcome to our vlog. Hello guys, welcome to our vlog. Nandito kami ngayon sa MPT South Hub para sa isang experiential tour. Pero ano nga bang gagawin natin ngayon dito, Chaser? Ayan, so layunin nitong experiential tour kasama yung iba-ibang mga vloggers and dito, influencers. And influencers dito sa ating bansa para i-promote yung turismo. At in celebration na rin, Kuya Jay, sa National Tourism Month. Oo. So ngayon, pagkatapos nating mag-tour dito sa loob ng kanilang MPT Hub, pupunta tayo sa iba't ibang tourist destinations dito sa Cavite. So habang gagawin natin yung mga pamamasyal natin at pag-promote ng turismo dito sa Cavite, kikilalanin naman natin kung ano-ano nga ba yung mga programa ng departamento or ng DILG. Tara, samahan niyo kami. Tara, sumama ka sa akin, hawakan ang aking kamay. Ba't alam yun? Ayaw eh, maglalakbay. Magsimula na nga po ng ating tour at ang una nating pupuntahan ay ang Salaps. Pakita natin kung saan tayo sasakay. Ano ba dito? Tara. Gamit mo, Kuya Jay. Diyan sa atin. Ito na si Kuya Jay, nauna na doon, guys. So maka-experience tayo ngayon na umakyat dun sa, alam yung tollways? Oh, sa catwalk. Toll plaza, yung taas nun. Catwalk. Ang catwalk daw yung tawag. So makaka-experience po tayo ngayon. Dapat nakasuot tayo ng ganito. Pero bago tayo maka-experience ng ganun, kailangan ng ganito kasi ito yung parang gate pass nila. Ayan, so kasalukuyang nasa Calax na po tayo ngayon at nandito po natin kasama natin si Miss Ara. So, kwentuhan niyo naman po kami ng mga bagay-bagay tungkol sa Calax. Okay po. Itong Calax po is a 4-lane expressway na soon po ay magkoconnect na sa ating Manila Cavite Toll Expressway o mas kilala po ngayon na Cavitex. Cavitex. Yes. Tapos ngayon po, papunta po tayo sa isa sa aming mga toll plaza para po ma-experience po ng ating mga kabiyaheros ang aming pong catwalk. Kasi marami po sa ating ay ang tanong ay paano po ba napupunta ang mga toll tellers sa kanilang mga toll booth. Tapos yan po, makikita nyo po along the alignment, meron po kaming mga cameras na nakaka-recognize po ng mga plate numbers pa, ano po yan eh, nag-i-indicate po yan ng speed. So kapag nag-exceed ka po sa speed limit, natatrack po ng ano po, ng device po na yan. And at the end po ng expressway ay mahuhuli po kayo. Yun, so bali yun yung mga isa sa mga safety features ng pagdaan dito sa Calax. So nabanggit nga ni Miss Ara kanina kung anong mga features ng Calax, ano? Ano naman kaya ang mga... Hindi! Speaking of Calax at yung mga sinabi ni Miss Ara kanina, itong mga ganitong klaseng mga roadways, itong expressway na to... Mga development oh. Yan eh. Oo, nakakatulong yan sa mga local government units. Kasi ito yung nagbibigay ng daan at nagko-connect sa mga trabaho, sa mga businesses para magkaroon din ng economic growth and prosperity yung mga local government units. Tama. So parang sabi nga sa ano eh, local government code pwede yung delivery ng basic services. So napapadali sa mga ganitong mga maayos na pakalsada, ano. So yun, mamaya wala akong sasabihin. So nandito tayo with Ma'am Carla from Travel with Carla. Bigay po natin kay Kuya Jay to read the question. Natin ang tanong.
Meron kasi kaming isang unit sa DILG. So, ang gusto nating malaman, ano ang M sa Project Development and Blank Unit? A, Monitoring, B, Management, or C, Monetization? Letter B? Management. Management. Oh, parang pinag-aralan niyo po talaga itong unit namin. Ah. Magbigay ng uri ng sasakyan na pwedeng dumaan sa Calx. Ang dali naman. Mga sedan, ganyan. 4x4, kahit anong sasakyan. Every tricycle hindi pwede. Except lang sa motor na 100. Na 400cc pababa. Below 400, bawal. Okay. So speaking of daan, yung mga ganitong development, kagaya ng Calx, ang nagbibigay daan din para sa ekonomiya, para magkaroon po ng jobs at mga economic development yung mga local government units natin, lalong-lalo na dito sa Calabarzon. Speaking of motor vehicles at mga iba't ibang uri ng sasakyan, alam niyo ba sa departamento natin, sa DILG, sa pamamagitan ng Project Development Management Unit, matutulungan yung ating mga barangay, munisipyo at syudad na magkaroon din sila ng mga iba't ibang uri ng motor vehicle kagaya ng ambulansya, mini dump trucks at trucks, na magagamit nila siyempre sa pagde-deliver ng mga basic services at pagtulong sa kanilang komunidad. Si Sir Jerome ng Go Philippines sa ibabaw ng Calx. So ang tanong natin kay Sir Jerome ay ano ang G sa Financial Assistance to Local Blank Unit? A, Government, B, Governance, or C, Google? It's A, Government. Final answer, sir? Yes, diba? Final na final. Tamang sagot ay Financial Assistance to Local Government Unit. Mamaya, malalaman natin kung ano ang programa na ito. So ano nga ba yung FALGU? Ang Financial Assistance to Local Government Unit o FALGU ay isa sa mga programa sa ilalim ng Project Development Management Unit na sumusubaybay sa mga proyekto ng pamahalaan na pinondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ilan sa mga proyekto na ito ay yung mga kalsada, tubig, evacuation centers, meron ding mga livelihood programs, at yung mga pagbili ng mga LGU ng motor vehicles. Dito tayo with... Hi, I'm Jen. You're the social mom, yeah. Hi! Parang mahaba yung question. Parang nobela yata ito napunot ni Ma'am Jen. Ano ang Seal of Good Local Governance? Narinig niyo na po ba ito? Seal of Good Local Governance. Do you have any idea? Kahit hula lang, Ma'am Jen. Hindi ako sure, pero I think ito yung parang pinaka-logo or ano ng DILG, something like that. Hopefully. Ayan. So, ang Seal of Good Local Governance ko, yung isa sa pinaka marangya or pinaka mataas na parangal na inaabot natin para sa mga local government units na kapag fulfill ng kanilang mga duties and responsibilities. Isa-isa na dun yung DRR, yung kanilang pagprotekta sa kapayapaan. So, highest award. Highest award kung ano po yung mga sinasabi ng batas sa kanila na kailangan nilang gawin para sa kanilang komunidad. At kung namimit nila ito, maaari silang manalo nitong Seal of Good Local Governance. So, oh, nice. Thank you very much, ma'am. Hindi ka po lumalayo sa sagot natin. Thank you, ma'am. So, nandito po muli tayo kasama si... Mark of All About Cavite. Sige, basahin po muna natin. Thank you. Ano ang meaning ng DRRM? Yan, pwede mong hulaan, Sir Mark. DRRM. Ano kaya yung DRRM? Sige, isa-isa natin, sir. Ano sa tingin mo yung D? Department. Department? Yung R? Regulation. Regulation. Another R? Itong DRRM patungkol to sa pagligtas ng buhay eh. And risk management. Yun, sir. Department of Regulation and Risk Management. Thank you very much, sir. Nakuha mo yung dalawa.
Ang ibig sabihin ng DRRM, Disaster Risk Reduction and Management. So ito yung ating programa ng DILG patungkol sa pagligtas ng buhay, lalong-lalo na sa pag-prepare bago ang sakuna. Ano yung mga dapat gawin? So disaster preparedness, yung ating mga kailangan gawin ng mga LGUs para maging handa sila sa anumang sakuna. And ganun din kung paano sila maka-build back better after ng isang sakuna. Nandito tayo with M of KM Tayo. Ano ang role ng DILG sa DRRM? Actually, yung pagkakalam ko with DILG, sila kasi may handle ng mga local government, which is sila may hawak from barangay and then mga local government like the mayors or anything. So I think sila yung siguro nagsasabi or nag-i-implement kung may kailangan pang gawin yung mga local government. Especially yung mga maliliit na barangay na kailangan gawin for disaster. Yeah. Mm-hmm. Yan. Thank you. Tama, on point ka dyan. Agapita with Ali. Yeah, Ali Venture. Ali Venture. So follow niyo po siya. Ito yung huling katanungan natin. Ano sa tingin mo yung ibig sabihin ng LTIA na abbreviation sa isa sa programa sa DILG? Sige, isa-isa natin, sir. L. Bigyan kita ng clue, sir. Ito ay patungkol sa pag-aayos ng sigalot sa mga magkakabarangay. Is it legal? Legal. Sige, yung letter T. Wala akong idea. sige sir, yung LTIA ay abbreviation for Lupong Tagapamayapa Incentives Awards. Okay. Meron kang any idea para doon na Incentives Award Lupong Tagapamayapa, sir? Ano yung first na napasok sa isip mo? Siguro kapag napapanatili nila yung kapayapaan sa community nila, merong award na makukuha yung na sila yung tumutulong sa atin kung may dalawang partido na hindi nagkakaunawaan. So bago pa dumating sila sa punto na sa korte or sa kung saan bang ma-higher courts natin, tinatry na i-settle dun pa lang sa lugar nila. So sabi mo, tama yung mapanatiling kapayapaan. So sir, yung pong mga miyembro naman ng Lupong Tagapamayapa natin, iba-ibang, galing sila sa iba-ibang sektor. So nire-represent nila yung mga iba-ibang sektor. Pero para syempre, yung pag merong mga sigalot na iba-iba yung mga matters na kailangan discuss, syempre may makatulong sila na mas maayos yun sa pag ayos. Pasok ba dyan yung mga dalawang magkapitbahay na nag-aaway? Pwede. Meron tayong iba-iba pang mga kasong papasok sa Lupong Tagapamayapa. Hello guys! Nandito kami ngayon sa Cafe Agapita. Ito na yung last stop natin sa Biyahing South Experiential Tour. Meron din tayong interesting at exciting na activity dito sa Cafe Agapita. So yung tinatawag nila, Kuya Jay, na focaccia. Focaccia yata. Alam natin, tanong natin kung ano yung totoong... Tara, ewan ko rin sa pronunciation. Hi, this is Chef Kevin. Ito na po, Asia ko. First off, I'd like to thank MPP South for continuously partnering with us. And I think this is the third time, second year, na-invite po ang DILG. Sana marami kayong natutunan tungkol sa iba-ibang mga programa ng DILG. So asahan nyo kami na patuloy naming i-inform kayo.
ng ilan pang mga proyekto ng ating mga ng ating pamahalaan para sa magandang kinabukasan. I-follow nyo kami at DILDR4A sa Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Google, Wikipedia, Yahoo. Ayan. Ayan. And that has been Yahing South Experiential Tour.